the roads kind of pointed towards si Mikey. Hindi naman niya sinabi yung pangalan ni Mikey. So yung feeling ko, parang nag-guess lang ako sa Twitter na baka si Mikey ngayon. Pero at the time, I forgot. What exactly did you put sa Twitter? I said, I think it's Mikey based on the clues. That's your opinion. Tapos nagalit siya sa akin. I think Mikey also felt bad. So I apologize to Mikey kasi hindi ko pala alam na he was happily married or he is happily married at the happily time. Happily married? So, pero totoo may issue sa kanila. I don't know, ikaw. Tapos may issue pa rin tungkol naman doon sa father na sinasabing di umuna yung nakatabi lang sa aeroplano. Ikaw, first gentleman ka, hindi mo alam kung sino yung makakatabi mo pagkakit mo na aeroplano. Siya so, yung screen yun. Okay, pangatlong frame. Casey Concepcion and Piolo Pascual, who are also at my birthday. Thank you very much. Alam kong bihirang lumabas silang dalawa sa mga social gatherings. So, they came together? Nagkaroon kami ng celebration at establishment given by Anton San Diego. He hosted a birthday dinner for me. Nagpunta si Casey tsaka si Piolo. Kaya thank you very much. There's an issue right now tungkol kay Piolo at si Casey na yung anak daw ni Piolo, si Inigo, nag-open siya ng Twitter account and has been kind of lambasting si Casey. No? So, ano daw ang ilalagay? I'll read some of the tweets. Now, again, this is allegedly the son of Piolo na si Inigo. Sinasabi niya, to all the fans of my father, hate this Casey. She is a bad influence to my father. Ito dated July 8th, no? So very recently lang. Ang another tweet message, ito, I don't watch Simply Casey. What my father says, there are scripted things just to show that Casey is good. She is not and I hate her. 4:31 p.m. July 8th. That's right. Ito pa isang message, no? Para kay Piolo. To all the kids and adults, stop idolizing a bad woman like Casey. I've never met her. I don't like her. And bad woman, I hate her. I hate her. 4:33 p.m. The alleged account naman of Inigo nag-tweet kay Casey mismo, sabi niya, this is real Inigo, and what's your number so I can call you, B-I-T-C-H yung mura, to let you know that it was really me. I hate you, B-I-T-C-H. Kumpirmado na tinanggap ni Casey mula kay Inigo. Hindi confirmed si Casey kung talagang si Inigo yun. And you know, as early, as recent as I think today, mga 7 followers lang on Twitter this account has. So, it could be a bogus account. Pero, yun nga, what I'm intrigued dito sa tweet ni Casey, sabi niya, that's me calling you. I mean, ibig sabihin, kasi sa YouTube also, there was actually a comment also from Inigo and I think it was taken down. But this is very alarming in case na totoo kasi, you know, sana they will settle this. Pero hindi, sa pagkakilala ko din sa bata, dahil alam mo, lumaki din naman, anak ni tita ko. Yeah. Anak ni Piolo yan. Pati ang nanay, kakilala ko at nakalapit ko. Wala sa kapasidad ng bata ang magsasalita ng mga ganito. Maganda pa at hindi papayag lalo na ang kanyang ama na mas maganda sa pananaw ko ang ugali na magkaganito ang anak niya. At ako naman, may gumagawa din kasi ng aking Twitter account. Diba? May hindi impostor. Naman ako ang gumagawa. Kaya po pwedeng ito, impostor din. Okay. Well, sana malaman natin, you know, Inigo's mom is watching. Sana we get a confirmation from you kung totoo po ito o hindi kasi hindi ito maganda para sa bata. Pero totoong siloso. Si Inigo. Sinasabi naman ni PJ yun. Sa lahat ng babae na nililing kay PJ. Hindi naman siya nagagalit, pero parang naaapektuhan. Sure was it for all that magsalta na si PJ to clarify, to clear the air. Exactly. Kasi nakakasama siyempre, din hindi sa naman bata. Dito ika-clarify. At kawawa yan, bawal si magpa-interview sa kanila dito, di ba? Kawawa naman pero si Casey. Pero yung magpapakonfirm talaga sa issue na to ay yung YouTube video na natanggal. I mean, if there's really a YouTube video na nandun si Inigo, nagagalit talaga kay Casey, then you know, the chances of this being real. Nasa state si Inigo nag-aaral na doon. Ang pinagtataka ko, bakit siya galit na galit kay Casey? Sa parang naniniwala siya na karelasyon to ng tatay niya. Di ako kasi, baligtad, hindi naman naniniwala karelasyon. Sorry. Okay. So, naniniwala ba? Ikaw ba naniniwala? Hindi. Ikaw naniniwala? Hindi. Ikaw naniniwala? I think they're platonic friends. O ano ba, platonic? O kaya nga, wala. They don't, you know. Kasi they're both Christian. Okay. Game, para naman sa ating paparazzi poll results, tinanong natin ang paparazzi viewers kung okay lang ba sa kanila na bachelor or binata si President Noy Noy while in office. Can you say the ano? And here are the results, yes. Para makapag-concentrate sa work at 80.76%. No, para magkaroon na ng First Lady ng Pilipinas, 19.24%. Okay, pinawisan ako ng husto. One big star-studded paparazzi episode sa pagbabalik natin sa nag-iisang Sunday talk show na tinututukan at inaabangan ng buong bayan, ang Paparazzi! Next shot, Philip C.
Salvador, may reaksyon sa hiwalayang Chris Aquino at James Yap. Huwag palampasin in Caught by Christy. Live on Extreme Close-Up, exclusive admission. Aktres, nagsalita na sa hiwalayan nila ng Mr. na aktor. Alamin ang tunay na dahilan ng pagtatapos ng kanilang relasyon. Live sa Paparazzi PressCon Express. And the love story that is rocking the nation. Ang dahilan sa hiwalayang Chris Aquino at James Yap. Catch it after a few clicks. So mga kapatid, dalawang salita lamang po makapaglalarawan sa kanya kung sino nga ba siya sa mundo ng industriya ng pelikulang Pilipino. Magaling at nire-respeto. Mga kapatid, Mr. Philip Salvador, magandang hapon sa iyo, Kuwepe. Magandang hapon sa iyo, kapatid na Chris. Magandang hapon po sa inyo lahat. Dalawang salita lang, nire-respeto at magaling na action star. Kumusta ka na ngayon? Mainam, ito nga lang, masama ang katawan. Alam ko, galing ka sa sakit, no? Hindi, may sakit pa ako. Hanggang ngayon. Oo, kaya lang si Christy Fermin, talagang hindi ko mahihindian. Naibasura ang kaso na isinampa ni Christina Dicena laban sa iyo. Pero ang alam ko, meron na mga aksyon na panibago. Anong huli? Ang alam ko yung nag-ano siya sa Supreme Court. Supreme Court na ito. Oo, pero ano lang naman, pinasasagot lang sa amin yung pinadala nila Christina Dicena doon. Okay. Sa Supreme Court na sinagot naman ng aking abogado ni Attorney Junoy Berano. Okay. So abangan na lang natin yung tungkol doon. Oo. Kuya, kumusta ang iyong personal na buhay ngayon? Mainam, masaya ako. Mm-hmm. I'm happy with my life. Although, mas simple ang buhay ko ngayon. Oo, napakasimple ng buhay mo kumpara noon. Oo, kumpara noon. Diba? Kasi nung nakaraang eleksyon, ikaw ang laging kinatawan ni Senador Bong Revilla na nag-number one sa iba't ibang probinsya. Ang tanong na hindi ko kayang sagutin ng diretso, may hidwaan ba kayo ni Senador Jinggo Estrada? Wala. Bakit si Senador Bong lang sinuportahan mo ng todo? Hindi naman si Bong lang ang sinuportahan ko ng todo. It just so happened na si Jinggo naman, nasa kanya naman si LT at saka si Pipo. Okay. So, si Bong naman ang sinamahan ko. Kasi nung una silang tumakbong dalawa ni Bong noon, nung unang takbo nila as senator, kami ni Daboy na kay Jinggoy. Okay. Hindi namin nasamahan si Bong. Ganyan. Minsan, hindi namin nasamahan si Bong. Aminado ka naman na hindi kagandahan ang buhay mong professional ngayon. Oo. Malaki ang pagbabago, maraming nawala. Oo. At marami kang gustong mabalik sana ulit sa dati. Sa panahon na tinatakbo mo itong estado na ito na hindi nakagandahan ang kinikita mo, lagi mong sinasabi, buti na lang nandyan si Senador Bong. Bakit, Kuya Ebe? Si Bong kasi hindi mo na kailangan pang Katukin. Lalayo ka pa nga. Ikaw pa lalapitan. Ikaw pa lalapitan. Ibang klaseng tao. Kuya Ipe, napapanahon ang itatanong ko sa iyo. Bilang tao, kilala kita na hanggang maaari ayaw mong magkomento tungkol sa sitwasyon na ito. Pero magsisinungaling naman ako kung kapag pinag-uusapan ng topic ang paksa tungkol sa hiwalayang James Yap at Chris Aquino, hindi mababanggit ang pangalan mo. Kasi magbabago ang balat ng showbiz, magbabago ang balat ng pelikula at telebisyon, maraming darating at mawawala, pero yung pangalan mo na